Gozian, ano-ano yung mga lugar na masikip ang daloy ng trapiko ngayon? Alam mo, Henry, kakaiba nga ngayon, napansin natin, medyo kakaiba. Kasi imbis na southbound, yung madalas na traffic tuwing Friday, northbound ng SLEX ang traffic ngayon. Ang nakikita ang dahilan, Henry, yung pauwi ng mga Visayas, yung mga tawid barko, bumalik na lang sila pa Manila kesa nga mas stranded doon. 5 ang minomonitor na choke point sa SLEX. Una ang Calamba Toll Plaza na makikita nyo na nagsisimula ang traffic buildup. Pangalawa sa Greenfield Toll Plaza na ngayon halos tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Pangatlo ang exit loop papuntang National Road sa Santo Tomas, Batangas. Pang-apat naman ay ang Turbina exit na papuntang Bicol. At panlima, yung papuntang Real Calamba na bumabagal na rin ang daloy ng trapiko. Ayon sa mga taga-SLEX, ang daan pa Santo Tomas ay araw-araw na nagtatraffic na nasa 1 to 2 kilometers. At pag long weekend, humahaba ang traffic. Pero ngayon, wala pang isang kilometro ang traffic. Noong nagdaang taon, halos tuloy-tuloy lang ang daloy ng trapiko sa SLEX dahil wala masyado mga sasakyan na umuwi sa mga probinsya dahil nga sa mahigpit na restrictions. Sa ngayon, 18 na patrol cars habang 11 na motorcycle units ang nag-iikot sa kahabaan ng SLEX. Ang iba naman ay naka-standby sa mga choke points at busy area. Dahil maulan, ang binabantayan ng SLEX yung posibleng baha na nangyari noon sa bahagi ng Laguna na naging sanhi ng traffic. Samantala, sa NLEX naman, ang mga choke points na binabantayan kung saan nagsisimula ang traffic buildup ay sa cash lanes ng Balintawak, Mindanao Ave at Karuhatan Toll Plazas, sa Candaba Viaduct Bridge at sa cash lanes ng Tarlac Toll Plaza Exit. Ayon sa management ng NLEX, inaasahan ang dami ng pasahero simula kaninang hapon hanggang ngayong gabi, bukas na madaling araw hanggang hapon na October 29. Sa 31 naman, high traffic ang inaasahan sa ilang bahagi papunta sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria. Dahil sa event doon, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Samantala, Henry, paalala ng mga toll operators, siguraduhin sapat ang load ng inyong RFID wallet dahil isa nga ito sa sinasabing sanhi ng pagbagal ng daloy ng trapiko. At yan muna pinakuling balita mula dito sa NLEX. Henry? Maraming salamat, Zian Ambrosio.